Hi guys, ngayon po yung October 28. Ito pong video na ipapakita ko sa inyo, ito po yung struggle namin ng aking mga alagang baboy from October 21, nung nagsimula po kami lumaban hoping na mananalo kami, pero natalo po tayo, so naubos po. Guys, bago po tayo mag-proceed, kakapalan ko na yung mukha ko. Hihingin ko po yung inyong tulong na kung maari po ay sana, kung hindi naman po masyado makakaabala sa inyo, ay huwag nyo na pong munang skip yung aking mga ads, para naman po makatulong po sa akin na sa revenue ko, dahil po medyo bagsak po tayo ngayon. Talagang sad-sad, lagapak, bagsak. Ubus po yung aking bread and butter, yung aking pong inaasahan na kumikita, yung income, yung aking major source of income dito sa aking mini farm ay mauubos, kasi yung tatlo pong natitira ay mahina na rin, kaya lang wala po akong lakas ng loob na patayin sila. So andyan pa sila, si George, Kiray at Polka na lang po yung natira, all the rest ay patay na. Tinamaan po tayo guys. Ito guys, ay ipapakita ko sa inyo yung aming struggle at kung paano po kami lumaban, sumubok lumaban, pero natalo pa rin. Ayan. And guys, again, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Yung ating mga ads po, sana po ay huwag niyo po munang i-skip. Malaking bagay po ang may tutulong sa akin. Maraming salamat po. So ito po, panoorin niyo po. Medyo mahaba lang po, pero kung kayo po ay interesado kung paano po ang naging laban namin at paano po ang naging struggle namin ng aking mga baboy, ay yan, panoorin nyo po. Maraming salamat po. Guys, October 21, namatay na rin si Blackie at saka si Brownie the second. Uubusin niya ata guys. Bili tayo ng A2B. Ayan. Ayan ba? A2B. Ayan. So, gagamit tayo ng A2B. Bali, dalawang kutsara sa isang balde lalagyan natin. Guys, yung asukal. So, lalagyan natin ng 1/4 sa isang balde. 1/4 na asukal. Kahapon, ganito na rin ang ginawa ko. Ayan. 1/4. Ayan, ito guys ay pampaboost ng energy yung asukal. Ayan guys, kumakain naman po sila, kaya lang guys, eto makain po yung iba. Si Marimar guys ay hindi kumakain. June na manganak ito sa October 30 guys. Ayan o, manganak po yan, ayaw kumain, mukhang tinamaan din. Wala, hindi siya ganyan eh, masiba yan eh, matamlay oh. May papasok ko na naman ito pagka serve ko muna. Hindi pa niya due date eh, at yung daddy niya naman ay ano eh, hindi pa siya manganak eh. Oh, patay pa yung daddy eh, kaya lang tamlay. Ay nako, wala tayong magagawa kung ano. Ayan o. Pero the rest ay kumakain naman. Ito si Brownie po ay manganak niya, kasabayan ni Marimar yan. October 30 po ang due date. Ayan, all the rest ay kumakain naman. Yung si Marimar pa ang tinamaan, buntis, sayang yung mga anak. Sayang talaga. Napakalupit talaga.
Hindi ko alam kung paano pa ako napasok, guys. So, todo ingat na ako. Hindi ko alam paano po na napasok. Wala talaga. Wala. Sado siyang ano. Tamlay. Tamlay. Papasok ko ito mamaya. Ay, papasok ko na naman ito mamaya, guys. Imarimar. At let's hope for the best, pero expect the worst. Kasi ganyan-ganyan po nangyari doon sa tatlo eh. Ganyan-ganyan eh. Humina kumain ng hina. Nabukasan, patay. Ayun yun, magamaga na yung kanyang ari oh. Maanganak na sana yun eh. Ay, nako. Ayun nangyari. Laban tayo, laban. Laban ka, laban. Ha? Laban. Oh my god. Buntis, guys, sayang. Maanganak na. Ayan, so nag-injection po tayo ng Alimycin LA Oxytetracycline doon po sa lahat na doon sa natitira natin mga baboy. Bali, pito na lang sila kasama si George. Lahata na yon. So tinurukan natin sila lahat, guys, ng tagsi 6 ml. Ayan. So kahit po yung malakas, para po ultimano ay meron na silang antibiotic sa katawan. Ayan, guys, so inarangan ko dito, hindi na natin sila palalabasin dun sa putikan. Bali, i-contain ko sila dito. Ito po kasi may part na sementado lang. Ayan, itong isang pa-square na to, liliit yung space nila, pero mako-contain natin. Hindi natin sila palalapitin muna doon sa kabilang side kung saan po nandoon yung kanila mga pakainan na konkreto. Ayan. And yung putik po ay hindi po muna natin sila palulusungin sa putik. At pagpapaingahin po muna natin yung kabilang area. Ayan. So nawala na naman po nga tayo. Si Brownie at si Blacky ay nawala na rin. And then ito po si Osang at si Marimar ay mahina rin ngayon. Ayan. Pero lumalaban tayo, guys. Itong area po na to ay palagi ko pong dinidisinfect. Ayan. Kasi hindi ko po kontrolado yung putikan. Maaari pong contaminated na po yung lupa na yan. So hindi natin sila pupuntahin muna dyan. Dito sila sa simento. And from time to time ay nagdi-disinfect po ako. Ayan, guys. So sanitize naman tayo ngayon. Tapos na nating ayusin yung harang nila. So sanitize tayo uli. Ang ginagamit ko, guys, ay Protect Plus Gold. Ayan. Ito po ay hindi toxic, kaya okay lang pong i-spray kahit may mga baboy po. Ayan. Ayan. So at least ay ma-maintain natin yung pagsasanitize tong area na to na kanilang pinalalagyan ngayon. Kasi dito lang sila gagalaw at simentado po yung area. So mas madaling linisin, mas madaling sanitize. Ayan.
October 23 guys. Ikinulong ko na po si Polka, si Brownie at si Kiray. Ayan, so guys, itong tatlong baboy na lang po na ito ang kumakain. All the rest, wala na, hindi na kumakain. Kasama si George guys. Ayan, so in-isolate ko na po itong tatlo. Sila po ang tinanggal ko kasi sobrang dami po. Mas madami po yung hindi kumakain. Wala akong mapaglalagyan sa kanila. So ito, in-individual butas ko na sila. Ayan po sila. And then yung kanila pong kinakain, may atobi, may asukal, feeds, fermented mother de agua. And then naghalo na po ako ng amoxicillin powder. Ayan. Ngayon po ay second day nung simula nung nagturok tayo ng Alimycin LA. 3 to 4 days po kasi ang effectivity ng Alimycin LA. Ayan. Pero naghalo na rin po ako ng amoxicillin. Yung amoxicillin naman po, oral naman po yan. Hindi naman po yan kagad-kagad mag-i-effect. So tama-tama lang bukas yan, may epekto na sa kanila. Sakto po, ikatatlong araw bukas ng Alimycin LA. Ayan. Ayan po sila. Ayan guys, so yung tubig po na yan, yung iniinom ni Marimar ay may dextrose yan. Dextrose powder yan, kaya tinatapon. Naglagay po tayo ng tubig na may dextrose powder. Sige lang, inom lang. Yan. Para at least kahit hindi sila kumakain ay nakakainom sila ng may dextrose. Kaya lang tinatapon, huwag naman sana itapon. Yan po. Ito po si Marimar guys ay ikalawang araw niya pong hindi kumakain ngayon. Pero lumalaban guys. Tumalaban siya. Bukas kung buhay pa siya ay injection ako uli siya ng antibiotic kasi ika third day po bukas nung simula nung naturukan natin sila ng Alimycin LA. Si George po guys ay nagdugo ang ilong kanina, hindi ko na ipinakita kasi ang daming lumabas na dugo. So talagang may tama na si George at ayan o, hindi na kumakain. Kahapon ay masigla pa yan, malakas kumain yan. Kaya ng umaga, bigla-bigla, ayaw na kumain. So, yan po. Ito ang problema, tinatapon yung tubig. Na may dextrose. Huwag mo tapon, Marimar. Kahit yan laman lang sana, guys. Inumin nila. Para makasurvive sana, kaya lang. So, ang ginagawa ko po, yan, hinahagis ako po sila ngayon ng mga dahon-dahon. Kasi hindi pa rin po sila kumakain. Ayan. And then, may naglalagay rin po tayo ng tubig na merong dextrose powder. Ayan, kaya lang, hindi ko alam kung tinapon o ininom nila. Pero lalagyan ko ulit yan mamaya. Ayan, so yun po. We are still fighting, guys. So talagang sabi ko nga, we are not going down without a fight. So talagang inilalaban ko pa rin itong mga to. Si Marimar po ay ikatlong araw niya na ngayon na hindi kumakain. Pero ito po ay kumakain-kain na siya ng mga dahon-dahon. Si George po, ayun, kahapon lang po nang hina yan. Kahapon lang po nag-umpisa yun sa kanya. Halos sabay sila ni Marjorie, ito, si Marjorie. Halos sabay po sila nang hina. And then, ito po si Marimar ay ikatlong araw na. Si Osang po ay ikalawang araw na mahina. Yan. Pero positive ako guys, kasi hanggang ngayon buhay pa rin sila. And ayan, nakakatayo sila, nakapaglalakad at na kumakain-kain pa rin po ng mga greens. And then ito po ay sinara na natin, no? So hanggang dito na lang po sila. Hindi na natin sila pinagtutuloy doon sa putikan. Yan. Nilagyan ko ng harang dito para contain po sila dito. And then sanitize po umaga hapon. Sanitize, spray ako ng spray ng sanitizer. Ginagamit ko naman po ay non-toxic. So okay lang po kahit may baboy po. Yung Protect Plus Gold po ang ating ginagamit. Kaya okay lang po kahit may baboy. And then naglatag po ako ng yan plus sako na tolda para hindi po sila nababasa ng ulan. Ayan. So para hindi po sila exposed sa ulan, at least hindi sila mababasa. Pag nabasa kasi makakadagdag pa po yun sa kanilang nararamdaman. Ayan si George. Si George po ay nakaligtas na po yan nung nakaraan. And then ito na naman siya. Lumalaban na naman siya guys. Ayan. Sana po ay malagpasan pa rin po niya itong pangalawa pong pagsubok na dumating. Pero yan, positive. Medyo napapagod na ako guys.
talagang pagod kasi ako lang lahat ang gumagawa. Pero ayoko sumuko. Sabi ko nga, hindi ko isusuko itong mga ito hanggat kaya ko. Hanggat meron pa akong nakikitang pag-asa ay hindi ako susuko. Pero ito ay pinagpasudyos ko na lang lahat, guys. Itinaas ko na sa kanya. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Wala naman ako magagawa kung mauubos talaga sila. Ayan. So update ko na uli kayo bukas, guys. At mamaya po ay magtuturo po uli ako ng Alimaisin LA. Ngayon po ay ka-third day nila simula po nung naturukan ko sila ng first dosage ng Alimaisin LA. Mukhang maganda po ang epekto ng Alimaisin LA kasi ito pa po sila eh. Yan yung previous na ginagamit po kasi Mycipen MD, yung penicillin, yun po yung ginamit ko kay Mariposa. So hindi po niya nailigtas si Mariposa. Ngayon ito po Alimaisin LA ang ginamit ko sa kanila. And nandito pa rin po sila. And ito po kung nakita niyo po si Marimar, ay ikatlong araw na niya na hindi kumakain talaga, pero ayan, malakas pa rin siya at nakakanguya-nguya pa rin siya ng mga dahon-dahon. Ayan, so update ko na lang uli kayo bukas, guys, at mag-injection muna ako. Hindi ko na ipapakita yung mga ginagawa ko talaga para hindi po tayo masyadong humaba. Ayan, maraming salamat po. October 27, bumigay din si Marimar, guys. Ayan, talagang wala, matindi talaga. Yan, patay na po si Marimar, October 27, alas 7 na umaga. Si George ay mahinang-mahina na rin. Si Osang, mahina. Si Marjorie, ito medyo malakas pa. Ayan, so ipapalibing ko na naman po si Marimar. Yan po, ang laban ni Marimar, guys, ay nagtapos ngayon. Guys, yan. Kasalukuyan pa lang po nag-uhukay ng pagliliwang kay Marimar. Ito na naman po si Brownie, guys, oh. Wala na. Nangingisay na. Nangingisay na, guys. Brownie. Isa rin pong buntis. Dapat po manganak na. Wala. Wala na, guys. Wala na rin po si Brownie. Ayun, papatay na yan, guys. Nangingisay na. Oh my God. Saan talaga? Ayan, so guys, wala na po. Lahat po ay bagsak na. Si Kiray, si Polka. Ayan, guys, si Marimar at si Brownie. Ayan na po, nakalibing na sila. Ayan, malalim yan, guys. Ayan, tabunan nyo. Ano, lagyan nyo na. And then lalagyan pa namin, sasapinan pa sa ibabaw ng sako. October 28, guys. Ito si Osang at si Marjorie. Si Marjorie patay na. Si Osang ay naghihingalo na rin. Wala na talaga. So, ipalilibing ko na naman sila. Ito po si George. George? George? Medyo malakas pa si George, guys, kasi ayoko naman patayin. Awa ako kung papatay ko. Yan, pero ito si Osang, wala na naman na yan. Yan. So ipalilibing ko na uli sila. Hindi ko lang talaga kayang ipapatay, guys. Hindi kaya ng loob ko. Yan, guys, si Osang at si Marjorie sa kanilang huling hantungan, umigay na rin. Ito si Polka and si Kiray, nakatayo pa naman. So plinano ko po na ipapatay na silang lahat ngayon, guys, kaya lang hindi kaya na loob ko talaga. So si George po, total si George na lang nasa labas. Ipapasok ko na rin siya dito. So dito na lang natin hintayin na ano, kung bibigay siya dito. At least wala na sila sa labas, nandito na sila sa loob lahat. Madali na lang silang kunin kung mamatay sila. Ayan.
Yan, so pinasok ko si George kasi nakapaglalakad pa si George eh. Nakakatayo pa naman siya. Lumalaban pa siya. Hindi ko kaya ipapatay. Dapat ipapatay ko na silang lahat kanina. Sabay na sana kay Osang at kay Marjorie. Pero ito, nakatayo pa kasi sila guys. And umiinom pa naman ng tubig na may dextrose. Ito, si Polka. Mga nakatayo pa. So, hindi kaya ng loob ko guys na ipapatay sila. So, ayaan ko na lang sila. At least, pinasok ko na sila dito. Yan, in-isolate ko na sila. Tagi-tagi sa silang butas. Hintayin ko na lang guys na bumagsak. Talagang hindi kaya. Yan ang problema sa akin guys eh. Masyado akong attached sa mga alaga ko. Hindi kasi lang basta negosyo or alaga ang tingin ko sa kanila eh. Talagang mahal ko itong mga to. Kaya yung ipapatay sila kanina ay hindi ko hinaya talaga. Kahit nahirap na ako, gusto ko nang matapos na. Gusto ko nang matapos na talaga at pagod na rin ang isip ko, katawan ko, lalo na yung bulsa ko, labas na labas ang pera, ang laki na ng gasto sa gamot, ang laki na ng gasto sa mga taong naglilibing, bayad ako ng bayad. Kaya lang, hindi kaya. Ayan. Ayan ko na lang. Kung may bumagsak, ipalibing. Tatlo na lang naman sila guys. So, konting tiis na lang. Konting tiis na lang at matatapos din ito. Ayan. Ayan guys, sa mga tumapos po ng video at hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po at malaking tulong po sa akin yon sa aking revenue. Dahil po medyo na side talaga kasi pinilit ko pa rin po talaga silang iligtas, hoping na makakatulong po, pero wala. Sabi ko nga, once na napasok ka ng ASF, kasi para sa akin guys, ASF na talaga yung tumama eh. Although wala po tayong testing na nagawa kasi pinalilibing ko na kaagad yung mga patay, para sa akin ASF yung tumama. So pagka tinamaan ka talaga, kahit anong gawin mo eh, wala talaga. So nakita niyo naman po sa mga videos ko kung ano-ano na po yung mga ginawa ko, pero talagang wala talagang nagawa. So yun, ngayon hindi po natin alam kung saan tayo magsisimula kasi lahat ng pera ko nandyan. Ayan po lahat yan eh. Ang sama nito, yung timing po eh, 2 months ago ay nag-resign ako sa trabaho. Anyway, yun nga, ang isang problema ay wala tayong trabaho, walang bread and butter yung ating mini farm, walang income. Although may Madre de Agua pa akong inaasahan, pero para lang nasusustain na lang po niya yung mga pang-araw-araw nating gastusin. Yun, so abangan nyo na lang guys kung ano po ang mga susunod kong gagawin. Ang problema kasi sa sitwasyon ko ay hindi ako makapag-mobilize, hindi ako makakabalikwas kagad kasi wala po tayong pondo. Wala tayong pondo. Madaling bumalikwas kung may pondo, may gagastusin ka. Ang pinagkaiba po kasi sa akin, yung mga baboy po ay sila lahat yun eh. Andiyan po lahat yung aking ipon, yung aking mga pinaghirapan. Yung kambing naman ay wala pa rin namang income kasi kasalukuyan pa lang, nag-umpisa pa lang tayo. And yung mga Rhode Islands ay ganun din, nag-umpisa pa lang din. So, abangan na lang natin guys at mag-iisip po ako. Sa ngayon po kasi ay totally devastated tayo at magulo pa ang aking isipan. Magulo. Yan. So maraming salamat po doon po sa mga tumulong po na hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan. Bye bye.